Paboro sa posibleng pagpapataw ng suggested retail price ang mga tindero at may-ari ng bigasan sa kalentong public market sa Mandaluyong, pero sa ilang kondisyon. Ayon kay Michael Eliazar, bossing ng floor store, hindi dapat sila malugi sa ipapataw na price ceiling ng Department of Agriculture. Ngayon pa lamang kasing entrada ng taon, nagtaas na ng 100 piso bawat sako ang isa sa kanilang mga supplier, bagay na pilit umano nilang hindi ipinapasa sa kanilang mga consumer. Eh okay lang naman kung magpatupad sila ng ganun, basta kami eh, hindi malulugi, hindi ka maapektuhan, lalo na yung puhula namin. Kasi malaki din ang binabayaran namin sa daily. Eh, magkano yung puhunan nyo ngayon? Tumakas ba? Yung isang supplier namin tumakas ng 100 pesos sa isa sako. Wala rin problema para sa tinderong si Joey Colosor ang planong SRP sa gitna ng patuloy na pagtaas ng rice inflation, basta't bababa lang din daw ang kuha nila sa mga supplier. Giip ni Colosor, nagbabayad din kasi ang retailers ng upa sa pwesto at tao dahil ng presyong nakikita ng publiko sa merkado. Favor kami kung yung supplier namin maibigay din sa amin yung mababa. Tapos kung halimbawa naman mataas, mapipilitan talaga kami na mataas din ang dito na. Inilutang ni DA spokesperson Arnel De Mesa ang SRP sa bigas matapos sumirit sa 19.6% ang rice inflation itong katapusan ng 2023 sa kabila ng mababang 3.9% headline inflation noong buwan ng Disyembre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.